Paano pabungahin ng madami ang punang nyug? Ito matutungan nyo sa video ito. Napansin ko lang dito sa punong nyug na ito na halos wala siyang bunga. Kung meron man siyang bunga, pa isa-isa lang, dalawa hanggang lima sa isang buwik. Tapos hirap pa siyang makalaki. Naalala ko dati meron din kaming punong nyug na konti rin mamunga. Pero may nagturo sa akin kung paano siya bubungahin ng marami. Simula nang gawin namin yung itinuro niya, marami siyang mamunga hanggang ngayon. Ito na yung punong yun, napakarami niyang mamunga. Yung punong yan, napalibutan niya ng puro bunga. Maliban sa malalaki, marami rin siyang maliliit na bunga. Sa isang buwig, umabot siya ng 20 hanggang 50 bunga. Kada dalawa hanggang tatlong buwan pwede ka ditong umani. Dito sa amin yung buko na bibili niya ng 7. Kung galing sa puno, pero kung bibili mo sa nagbebenta ng nyug, umabot na yung 25. Kada isang piraso. Kaya kung meron kang isang puno at makabenta ka ng isang dang piraso kada pitas, meron ka ng 700 kada dalawang buwan. Kaya kung meron kang 10 puno, meron ka ng 7,000 kada dalawang buwan. Hindi mo na kailangang laging magtanim, maghihintay ka na lang kada dalawang buwan. Ito ang kainaman sa puno ng nyug, minsan ka lang magtanim, ani ka na lang ng ani. Hindi katulad ng mga pala at mga gulay na kapag naani mo, kailangan magtanim ka na naman para makaani ka uli. Ngayon naman, tuturo ko na sa inyo, itinuro rin nila sa akin kung paano pabungahin yung puno ng nyug na hindi namumunga o kunti lang mamunga. Ang kailangan lang natin, abono at asin. Ang gagamitin natin ng abono yung urea. Kahit isang kilong urea lang. Yung asin naman kahit isang kilo rin. Huwag lang yung iodized salt. Ang ginamit kasi namin dating asin yung asin daw ng kalabaw. Yung pinapakain sa kalabaw o baka. Dahil wala akong makita ng asin ng kalabaw, ang ginamit ko lang yung ordinaryong asin. Ngayon naman tuturo ko naman sa inyo kung paano namin inabonohan. Una, isang metro mula sa puno ng nyug, naghukay kami ng palibot. Kahit mga 3 hanggang 4 na pulgada lang. Medyo malambot naman tong lupa kaya ganyan lang ginagawa namin. Hindi na namin ganun binubungkal. Halos nilubog niya lang yung gabion saka namin hinihila. Nahuhukay na. Ang una natin ilalagay itong asin. Ilalagay lang natin yung asin sa ginawa nating butas na nakapalibot sa puno ng nyug. Ganyan lang ginawa namin sa asin. Saka natin isunod itong abono, itong urea. Kung paano natin ilagay yung asin, ganun din ang gagawin natin sa urea. Kahit ipatong lang natin na ganyan. Kung tinatamad naman kayong gumawa ng butas, pwede rin siguro kahit isabog lang sa puno. Hindi ko lang sigurado kung magkaroon ng malakas na ulan, baka ianod yung abono sa asin. Nung nailagay na namin yung abono sa kasin, saka namin ito tinabunan. May mga napanood din ako nag-abono ng asin sa nyug. Ang sinasabi naman lang sa dami ng asin at abonong ilalagay sa bawat puno ng nyug, depende yan sa laki ng puno. Kasi yung dati namin inabonohan, nasa 10 years na rin yung puno na yun. Pero isang kilong asin at urea lang naman ginamit namin, pero hanggang ngayon maganda siya mamunga. Tuloy-tuloy pa rin siya namunga at marami pa rin siya mamunga. Siguro nga depende na rin yun sa lupa. Ang mas mainam siguro, obserba nyo lang kung kulang yung isang kilong asin at abono. Dagdagan lang natin ang abono at asin. Ngayon kung sapat naman na yung isang kilong asin at abono, maghintay na lang tayo ng bunga para gawing pera. Dito na po nagtatapos yung video natin. Sana po nakatulong ito sa inyo. Pero bago ko lubusang tapusin, sana huwag nyo kalimutan taniman ng pitutong subscribe button at notification bell. Para like and update sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panonood at pagpalain kayo ng Panginoon.